Chris Sanji. Pagpalain po kayo ng Paul Megaman. Okay, nagbabalik tayo sa ating one-on-one interview pa rin. Dito pa rin sa Lalawigan ng Laguna, sa Laguna TV6, sa Royal Cable, mga kalalawigan. At syempre kanina, pinag-usapan po natin ang usapang dugo, ang Philippine Red Cross. Ano? Pinag-usapan natin kung paano ang mga gagawin namin for 2022, bloodletting activity, mga additional facilities ng Philippine Red Cross. At syempre, pag pinag-usapan po itong Philippine Red Cross, isa, itong aking bisita, ang aking back-to-back ngayon. Ang aking partner na matagal na, no? Lagi ko pong kaagapay sa Lalawigan ng Laguna, ang mananatiling gobernador ng Lalawigan ng Laguna, no? Walang iba. Ang aking kumadre, napakahusay, napakabait, napaka-approachable, Attorney Karen Agapay. Magandang araw sa inyo, Vice Governor. Magandang umaga, paring Sanji, at sa lahat ng ating mga tagapanood at tagapakinig. Ayan. Kamusta po ang tanggapan ng Vice Governor? Sa ngayon ay katatapos lang ng ating holiday season, pero syempre alam naman natin na tayo ay kaagapay nitong holiday season ng ating maraming mga kababayan. For now, preparing naman tayo para sa mga susunod na activities natin for 2022. Okay, padalawang termino mo na bilang Vice Governor, ano? At matatapos na itong pangalawang termino mo. Kamusta? Ang naging, kwentuhan mo lang kami, kamusta ang naging relasyon mo with our Governor Ramil Hernandez, itong mga board members natin? Meron bang time na nahirapan ka? Or may period ba na ang hirap na makausap itong mga kasama ko? May mga ganun bang kwento? Siguro ang kagandahan lang ay nagsimula din ako bilang board member. Kaya karamihan po sa kanila ay kaibigan ko na matagal na. Hindi na ganung kahirap yung naging adjustment natin, especially kay Governor Ramil. Kasi kung matatandaan po natin, ako po ay board member noon nang siya ay maging vice governor. So halos pareho po yung thinking namin, yung wavelength namin, kaya madaling pag-usapan ang mga bagay-bagay. At syempre, pagdating naman sa sanggunian, unawa ni Gov kung paano yung procedure natin doon. Kaya hindi mahirap para sa akin ang makipag-usap sa kanya. Ayan. Sa mga board members naman, sa atin naman pare, sa mga board members. So, since dati naman akong bukal, alam ko rin yung kanilang sitwasyon, alam ko yung kanilang trabaho. So, almost karamihan sa kanila, mga friends ko na rin noon pa. Kaya ang turingan namin is magkakaibigan na gumagawa ng trabaho namin sa probinsya. Pagdating sa budget approval, alam ko tinatanong mo yung budget approval eh. Ito ay syempre kabisado na rin naman namin for the previous years, yung mga same questions natin. Syempre inaalagaan lang natin na yung ating pondo ay mapalagay sa tama at yung nakalaan para sa mga programa, naka-align para sa mga programa ng probinsya. So as early as November, tapos na natin to kasi sabi nga namin magiging busy na ang lahat para sa Christmas season. And of course, come 2022 ay syempre ito ay yung magkakaroon na ng election. So tinapos na muna namin yung trabaho namin bago tayo magsimula kung ano man yung ating mga trabaho sa field. May naalala ko ba na sa panahon nyo nagkaroon tayo ng reenactment budget o yung hindi na-approve ang budget pero reenactment ang ginamit? May naalala ba tayong gano'n? Wala. Wala tayong gano'n. Wala tayong gano'n. Kasi nagagawa lang yung nagiging reenactment budget kapag ka hindi na-approvean yung proposed budget ng executive. Tama ba, attorney? Oo. Ayan. Nagkakaroon lang ng reenacted kapag ka magkagalit ang executive at legislative. Pero since pero iisa lang naman yung goal natin sa probinsya, makapagserbisyo tayo ng ayos sa ating mga kababayan at syempre mabigyan natin ng tulong yung talagang mga nangangailangan ng tulong. Okay, pag-usapan natin ano ba talaga trabaho ng isang vice governor, attorney Karen? Para akong vice mayor, yun lang buong Laguna ang aking pwesto. At likewise, ano ba ang trabaho ng bukal? Ang bukal ay parang konsihal. Yun nga lang, konsihal sila ng buong Lalawigan ng Laguna. So as vice governor, kami yung pinaka, ako yung presiding officer ng Sangguniang Palalawigan. And
lahat ng ginagawang batas ng mga konsehal, mga vice mayor sa lahat ng bayan at syudad dito sa atin sa lalawigan ng Laguna ay iniaakyat sa amin sa sangguniang panlalawigan. So kami yung nagfa-final review kung yung bang mga ginawa nilang ordinansa ay naaayon sa batas o hindi. So ang ginagawa natin, pagpasok niyan sa sanggunian, nire-refer natin yan sa mga komitiba ng mga bukal. Depende kung anong matter, kung ano yung subject nung inirefer na ordinansa. So after 15 days or may extension, magkakaroon ng hearing, magkakaroon ng recommendation ang mga bukal natin. So during session, ire-recommend nila kung ano yung suggestion nila, kung aaprubahan ba o may babaguhin ba ng konti para mas mapaganda yung ordinansa ng bayan or syudad. So yon, at the end of the day, kami yung nag-a-approve, and kapag approve na yan, ako rin yung napirma. So siyempre, nire-review din natin kung tama yung pagkakasulat. Napaka-crucial. Hindi naman requirement pare na attorney ang vice governor. Pero malaking tulong. Malaking tulong na nakaaral ako sa batas kasi mabilis yung evaluation natin nung mga ordinansa na pumapasok sa atin. Awa naman so, ng Diyos, okay naman so far. Naitatama yes. yung mga wordings, naitatama. May isa pa akong tanong, kapag pa vice governor ka, kagaya ng vice mayor, pwede pa kayong gumawa din ng batas? Yes, pwede kami. Oo. Pwede yun. Wala naman, kasi ganito yun pare. Kung silent ang batas tungkol sa matter na yan, at hindi naman directly na ipinagbabawal, ang ibig sabihin, pwede. So wala naman sa local government code na prohibition na nagsasabing bawal kaming gumawa ng batas. Actually, wala ring sinasabi sa local government code, pero pwede ako bumaba. May instances na bumababa ako, iba muna nagpe-preside. Tapos, sinasabi ko kung ano yung proposal ko na batas sa sangguniang panlalawigan. Kasi hilig ko rin yan eh. Ako mismo yung gumagawa ng proposed ordinance natin for Laguna. Sample board member pa ako. Hilig ko talaga yan na ako yung mismo yung gumagawa ng mga ordinansa na pwede sa atin sa Laguna. Ano yun? Magbigay ka nga ng isa o dalawang ordinansa na hindi mo malilimutan na ikaw ang nag-propose. Yung recognizing yung mga housewife bilang isang legal na trabaho. So okay. Yan ay... Nabasa ko yun. So ako yung nag-draft noon. Sabi mo parang kailangan din tumanggap na ng mga bonuses, tama ba? Ano naman, benefits lang ng isang may trabaho, benefits. Pero hindi natin sila pasuswelduhin. Pero ito po, ang status nito ay nasa Senate na siya. So kailangan din natin kasi ito ng national law para ma-implement. So nasa Senate na siya, inabot lang ng COVID, so napalipat yung pondo for that. Pero nasa Senate na siya, nasa committee na on women ang ating proposed na batas. Yan. Ito ba adaptable kapag sinabi, ang ganda ng proposed ng resolution ng Laguna, pwede ba itong i-adapt sa ibang probinsya? Pwede. Actually, nung malaman yun ng ibang vice governor, kinopya nila yung sa atin eh. So, pero kailangan pa rin ng national law para ito ay ma-implement natin nationwide. So, inuulit ko ha, hindi ito bibigyan ng sweldo ang mga housewives. Ito ay bibigyan lang ng benefits na kagaya ng isang may trabaho. Kasi kung ating i-evaluate yan, pare, sa totoo lang, pagod din talaga ang nanay sa maghapon. Kasi siya ang nag-aalaga sa mga bata. Pwede silang bigyan ng PhilHealth, parang ganyan. Yan. Yung mga beneficyo, yan. Or kaya pwede meron silang mag-SSS, ganyan. Oo, pare. Meron silang yung basta sa health at kung kinakailangan na scholarship. Actually, ang kasama din nito ay yung mga national government agencies din natin. So, kung gusto nila ng scholarship, magkakaroon din ng scholarship. Kung gusto nilang mag-aral, pribilehiyo. Kagaya ng isang may trabaho. Kasi tingnan natin sa maghapon, palapagod din talaga si nanay. Kasi siyang naglalaba, namamlan siya, nagluluto, nag-aalaga sa mga bata. Pero pag nagkasakit siya, wala man lang siyang matatanggap na kahit ano.
benepisyo. Kahit pambili man lamang ng gamot, discount, discount. So, wala siya. Daig pa siya ng kasambahay. May kasambahay law na kasi na para binibigyan sila ng overtime, yung mga ganon, yung mga extra pay. Samantalang pati yung kanyang kumare na si solo parent, may mga benefits na. Paano naman yung regular na nanay? So, anong tawag depend mo sa batas na to? Vice Gov, anong tawag sa batas na to? Kaagapay? Hindi. Ito yung ano, Unpaid Care Workers Act. Pag sinanap ninyo ito sa Senate, ito yung Unpaid Care Workers Bill kasi hindi pa siya ano eh naaaprubahan bilang batas. Pero pag naaaprubahan na siya, magiging act na siya. Sa ngayon, Senate bill pa lang siya. So, Unpaid Care Workers. So, nagbibigay ka ng care pero hindi ka naman binabayaran pare, no? Yan. Oo. Okay. Pero ito, natin. Ito ay buong Pilipinas to, pare, buong Pilipinas to. Itong application nito and matiyaga naman tayo, matiyaga. For now, may isa pa pare, may dinadraft ako yung ating PPP ordinance natin. It's a long ordinance for the whole province of Laguna. This is a public-private partnership, mga projects to. So yung mga projects na hindi kayang pondohan ng probinsya, pwedeng pumasok siya through the mechanism of PPP. So idinadraft ko na mismo yung PPP ordinance natin and hopefully by this January matatapos ko na siya. Mahaba ano eh. Ano advantage yan? Ano, Vice Cop, ano advantage yan para sa mga kababayan natin? Yung mga proyekto na hindi kayang pondohan na bigla ng probinsya dahil maaagaw yung ating mga pondo para sa mga basic services. Basic services. Dito siya papasok. So pwede nating ipasok dito. Kung gustong magpatayo ng probinsya ng isang malaking gymnasium or event center para sa province, ay pwedeng dito pumasok sa PPP. Actually, may mga maliliit na tayong PPP eh. So, hindi lang naman siya infrastructure, pati services. Pwede rin siya sa PPP. Like for example, kung marami tayong gusto natin na makinabang ng para sa mga dialysis, ayan, pwede siyang pumasok sa PPP mechanism. Pero ang payment yan, parang long-term payment naman, para hindi mabigat sa provision. Long-term payment. Oh. Yes, long-term payment. Or, at the same time, ay pwedeng sumingil ng konting halaga dun sa mga tao na mag-a-avail ng mga services na yon. Ano yung mga sample na pwede nating pasok sa PPP? Kung pwede tayo na magpagawa, yan, bukod dyan sa gymnasium na sinasabi natin or yung event center, meron ding mga services like sa dialysis or yung sa mga hospitals, pwedeng through PPP yan. Ang gusto lang naman kasi ng mga provider natin is papaano sila makakasikil pang konti-konti dun sa naging puhunan nila. So yun yung magiging mechanism natin dyan. So importante po yun. At least makita na yung protection din ng partners natin. Ano? Yes, kasi yes, yes. Kapag nakapagpagawa na, nagbago na ang administrasyon, nagka-problema na, hindi na nakakubra yung mga contractor, so nakaka-problema, nakakaawa din naman yung mga maliliit at mga kababayan natin na namumuhunan. Pero at least, meron ng ganitong proposal, may protection din na, oy, teka, tapos na yung termino to, pero meron siyang protection dito sa under ng PPP resolution ni Vice Governor. Importante yan, maganda yan. Mapapagtuunan din ng pansin yung mga immediate. May mga minsan kasi biglaan na kailangan magpagawa ng ganito. Kagaya nitong facilities natin for COVID, di ba? Buti na lang may mga facilities tayo na na-convert agad natin para magkaroon ng maayos yung ating mga kababayan, yung mga pasyente mapagdalhan sa kanila. Pero at least ngayon, meron tong ganitong sistema. Pag na-aprobahan po ito, malaking protection to. Both parties, ha? Hindi lang sa namumuhunan, pati sa gobyerno. Kasi makikita natin, oy, ito yung, ano ba ito, long-term lease, may mga ganyan eh, para may mga 25 years, para may mga... Hindi, alam mo, kagaya ng mga build, operate, transfer, yung, halimbawa, magbi-build yung ating partner, tapos tayo mag-ooperate, ang pwedeng maging share ng probinsya is, syempre, yung ating lupa, yung ating pwede siyang, kasi ano siya pare, hindi lang siya basta dun sa provider eh. Dapat may share din ang probinsya. So pareho tayo.
Tapos kung ano man ang kikitain nun, pwedeng may pumasok din sa probinsya, pwedeng may portion nun ay unti-unting binabayaran na natin yung utang natin sa kanila. At the end of the years na usapan natin, halimbawa 20 years or 25 years, ita-transfer na yung ownership sa atin. Yun. Maganda yan, maganda yan. At at least nga sabi ko, pakikinabangan hanggat maaga, ano, ay napapakinabangan. Meron mga ganyang alam kong partnership eh, like yung mga market, may mga hospital din for 25 years, 30. May mga nakita ako na mga ganyang look. Okay, Biscope, itong ating, kanina pinag-usapan natin tungkol sa budget, wala tayong problema. Yung mga supplemental budget na pinapasok din ng pamahalang panlalawigan, alam ko naman, ina-aprobahan nyo rin to. Siyempre, may mga minsan, nagtatanong din tayo, paano na, siyempre para to check and balance din ng executive at legislative. Siyempre, nag-uusisa rin tayo. May mga pagkakataon, siyempre, nagtatanong tayo, kamusta ba itong scholarship program? Kamusta ba itong additional program for medical supplies natin? May mga instance ba na nagtanong tayo, Vice Cop? Magre-reflect naman kasi yan eh kapag ka may mga nagre-reklamo or may nakakarating sa ating hindi maganda. So far naman, wala naman siya. And yung mga supplemental na ating nilalagay is basically ito yung additional and mostly na nasa supplemental natin, yung financial medical assistance na talagang kailangan na ating mga kababayan sa ngayon. Kasi kaya ako naitanong, at ikaw na rin na nagsabi na at least walang masyadong nagre-reklamo. Alam mo naman kung minsan sa kagustuhan ng provincial government, mabigyan lahat. Kahit simple lang na 3,000 o 5,000 financial assistance. Minsan nagtatanong ang tao eh, ang liit naman ang bigay ng provincial government. Pero dapat maunawaan ng ating mga kababayan, Vice Cop, na ang buong lalawigan ng Laguna ay ang daming populasyon. Lahat kailangan pagbigyan, humihingi ng tulog sa ating mga kababayan. At swerte nga po tayo, ako po nagsasabi sa inyo, swerte nga po ang partnership ni Governor Ramil Hernandez at ni Vice Governor Attorney Karen Agapay, mga board members, kasi iisang giya eh, iisang andar ng bangka ang tinataha. Kung ano yung gusto natin mag-goal, yung main goal natin, yung main achieve natin, gusto natin ma-achieve, yun ang naibibigay sa taong bayan. Like in scholarship program, hindi naman sa paglalaki ng ulo ni Vice Cop, sabi, kinukumpute ko nga sa kanya eh, kung ilang libong scholars na ang nagpapanotaryo ng libre sa kanya. Pag kinukumpute ko kahit sa 10 piso eh, alam mo yun, kahit sa 10 piso kahit ang dokumento, malaking halaga na. Wala nang 10 pisong notaryo ngayon, pare. Sabi ko, yung pinaka-compute ko nga na 10 piso, million na rin pagka kinumpute natin simula nung maging attorney siya, nagbigay siya ng libreng notaryo. Pero ang importante dito, nakita ng mga magulang, nakita ng mga estudyante, ano ba po si Karen Agapay? Diba to, naglilibre ng notaryo sa amin, tapos sinasamahan tayo. So, ang ganda ng partnership. Nandiyan ang programa ng pamahalang panlalawigan through the initiative of Governor Ramil. Ito naman si Vice Governor, libreng legal para sa legal documents. Kung may mga problema pa nga, ay inaayos pa. Meron dyan. Vice Cop, mag-a-approach. Mali ho yung dulo ng letra eh. Paano ba gagawin dito? Meron pa dyan. Vice Cop, hindi pa ho nare-register itong anak ko sa ganito. Yung ganito may kulang po sa local civil register, ano po gagawin ko? So, siyempre, si Vice Cop, hindi na rin babayaran. Oo nga. At saka pare, nais ko ipaalala din sa atin na kagaya ng ginagawa ni Governor Ramil, pinapaunawa natin, ang annual budget po ng lalawigan ng Laguna ay halos katumbas ng isang annual budget ng syudad. Actually, may mga syudad pa nga dito sa atin sa Laguna na mas malaki ang annual budget kaysa sa atin, kagaya ng Calamba, Santa Rosa. So, ganun yung kalaki yung kailangang habuli natin. Kasi katumbas lang ng pondo natin ng isang malaking syudad dito sa Laguna, pero ang sineserbisyohan natin ay nasa 681 barangays, 24 municipalities and 6 cities. So napakarami, pare. 3.7 na yata tayong population natin more or less dito sa lalawigan ng Laguna. At yun nga eh, natutuwa po ang tayo, mga kababayan natin. Sabi niya, paano ba nababalansin ang Kapitolyo yan? Considering meron tayong 9 district hospital, ano?
kumpleto ang programa. Yung mga basic social services natin, scholarship programs, education, yung pagtulong sa ating mga magsasaka, hindi nalilimutan, livelihood program, dire-diretso, tulong sa mga public, yung mga employment system natin, yung peso natin, at nagiging talagang consistent awardee pa si Jane sa mga ginagawang programa, kahit online, anong sistema man, may pagkilala lagi sa ating pamahalaan. At hindi tayo magtataka, ito, kasali ka dito, Biscope, na nananatili yung pagkilala sa atin ng DILG sa Seal of Good Local Governance. Ano, importante po yan eh. Yan ang pinaka-trophy nyo eh. Di ba, Vice Coach? Yan ang pinaka-trophy nyo na sa wakas, maintain ang aming trabaho, maintain ang pagtulong natin sa ating mga kababayan. Kasi yan ang pinaka-nagiging grado nyo eh. Yan ang pinaka-nagiging grado. Tsaka ano siya, hindi naman natin hinahangad siyempre lagi yung may awards tayo, pero malaking tulong yan for confirmation ng mga magagandang nagagawa natin sa probinsya. Yan. At hindi lang yun, ano, Vice Cov, ano, hindi ko pala ito nakuwento pa sa inyo. Kinilala po ang pamahalang panlalawigan sa inisyatibo rin po ninyo. Tayo po ay champion of FOI, ang Freedom of Information. So yan po yung in-award sa Cebu na mismo si Secretary Andanar ang naandod at tinanggap po yan ang pamahalang panlalawigan. At ang lalawigan lang po ng Laguna ang kinilala po doon. And Pakil, no, si Mayor Vince. Andun po siya. So ganun po ka-transparent ang ating lalawigan ng Laguna pagdating po sa paglilingkuran, sa transaksyon de gobyerno ng pamahalang panlalawigan. Ibig sabihin, ready po kami. Wala po kami kinatatakutan. Kung may gusto po kayong buksan, tignan, tanungin, nandyan po. Kaya po yung FOI ay ang lalawigan po ng Laguna, champion po dyan, Vice Cop. Yes, and congratulations to all of us. Actually, yung ating mga department heads din, puro working department heads. So, lahat yan ay nagko-contribute para sa mga awards natin sa lalawigan ng Laguna, and very thankful kami ni Governor Ramil sapagkat lahat ay nagsasama-sama para sa mga proyekto natin. Yesterday nga, akala ko atin ka ng Lag Racing. Actually, pag first Monday of the year, lahat ng inaasikaso ko, pare, ukol sa pagiging lawyer ko. Yan yung inuuna natin kasi hindi ka makakapag-notary kung wala kang requirements. Hindi ka makakapag-practice kung wala mga requirements. Tsaka hindi lang yan, Vice Gov. Considering, alam mo yun, hindi ko masabi, kababae mong tao, no? Pero ikaw ang presidente ng Vice Governor League of the Philippines. Yes, yes. Ano sabi ng mga Vice Governor ng mga, alam mo, maskulado ng kanilang probinsya? Actually, for the longest time, ang Vice Governors League, ang presidente niya, lalaki. So, siguro ko mo naging officer ako before, actually naging national treasurer ako, nakita nila yung performance natin, yung pakikisama natin. So, ang pakikisama naman kasi, pare, regardless of gender yan eh. So, sila na mismo ang nag-push sa akin. And luckily naman, nung nag-election na, wala nang lumaban, pare. Ayan. Kasi naalala ko noon, kapag vice governor yung babae, pag hindi ka auditor, treasurer, lagi labas. Pero nung nag-election nga uli, so inilaban na nila akong presidente, wala namang lumaban na, pare. Wala nang lumaban. Naalala ko kasi nung vice governor si Vice Governor, si Governor Ningning Lazaro, lagi siyang consistent na siya ay National Treasurer ng Vice Governor's League. Oh, naging National Treasurer din ako. Kaya lagi ang babaeng Vice Governor, pag hindi Treasurer, Auditor o Secretary. For the longest Vice Governor, tayo nasa huling bahagi na, no? The electionist ka for Vice Governor. Ano pa yung mga gusto mong gawin sa lalawigan ng Laguna? Actually, as Vice Governor, talagang gustong-gusto ko yung mga paggawa ng batas para mas lalong i-push natin ang Laguna sa kanyang pagwina natin sa prestige niya. Actually, kilala na naman ngayon ang Laguna, pero gusto kong hanapin pa yung mga bagay na wala pa tayo. So, kagaya nga ng nabanggit ko dati, yung PPP, so ito yung magbubukas ng new, kumbaga, era para sa atin na mga additional na
opportunities para sa atin sa Laguna. So, patuloy ang pagtulong natin kasi iisa naman yung goal namin ni Governor Ramil, patulong yung pagsuporta natin sa kanya. On the part naman ng Sangguniang Panlalawigan, pare, marami na tayong nagawa na sabi na nating innovation sa Sangguniang Panlalawigan. Almost, actually lahat. Lahat na i-promote ko na yan, pare. Lahat na nasa Sanggunian. And yung, syempre, yung relationship, interpersonal natin sa Sanggunian is na-establish na natin yan. Since nakalipat na tayo sa bagong building ng Sanggun Panlalawigan na inabot ng mahigit 3 taon bago may tayo. Kasi yan ay paputol-putol yung construction yan. Pero nakalipat na kami and since nakalipat na tayo, so dire-diretso na yung ating digitalization or computerization ng Sanggunian records. Kasi syempre, pag Sanggunian records ang pinag-uusapan natin dyan, andyan ang history, nandyan yung pinaka-soul ng lalawigan ng Laguna. Kasi yan yung mga ginawang batas for the previous years na ginawa ng mga previous na mga vice governors and mga bukal natin. Actually, may mga documents pa kami panahon pa ni Governor San Luis eh. Mayroon pa dyang mga parang matuturing na nating mga artifacts yan na pwede nating makita. And yan ay binabalak namin magkaroon din tayo ng mini museum sa Sanggunian kung saan ilalagay natin yung mga documents na yan na nung panahong una pa. And of course, mga gamit ng mga previous vice governors. Yeah, i-showcase natin dyan. Actually, meron pa tayo diyan pare. Panahong pa ni Gov Ningning, panahong pa ni Governor Resting Luna, mga dating vice governors na may mga naiwan na mga gamit. So, may mga naiwan na mga pictures. So, ilalagay natin dyan for other people to see and appreciate, syempre. Kasi ang estimate natin itong ating bagong building ay, sabi nga sa akin ni Governor Mil, ang estimate niya, tatagal pa to ng mga 50 years, mga 50 to, sabihin na natin, mga 80 or even 100 years yung bagong building natin. Yan. Marami, pare, marami. And, gusto kong i-take yung opportunity na ito na pasalamatan ng ating mga kababayan sa Laguna kasi na-experience ko na maging vice governor and na-enjoy ko yung paggawa ng mga batas at pagtulong para magamit yung capacity natin na to make a difference sa Sanggunian Panlalawigan. Sa parte namin, Vice Governor, una, sasabihin namin sa iyo, no, in behalf sa lahat ng mga nakakasama natin, una, hindi kami nagsisisi na ikaw ang aming Vice Governor. Talagang very happy kami. Una, sa partnership ninyo with Governor Ramil, hindi kami nahihirapan. Alam mo, kuminsan, pag may contradiction ng Governor at Vice Governor, medyo ang maapektuhan, siyempre, eh, una, ang taong bayan, pero ang pangalawa dito, yung ating mga kawanin ng pamahal. Pero at least, kita naman natin smooth, na walang linya, walang naghahati. Ibig sabihin, ang lahat ay may karapatang magtanong, magsalita, at magbigay ng suggestion. So, salamat po sa opportunity din na makatrabaho actually, kayo. Actually, pare, baka misnomer kasi yan eh, na kung hindi ko mo kontra, ibig sabihin oo lang ng oo. Hindi, pare. Sa aming part kasi, kung may konting bagay na pagtatalunan tayo, ayusin na lang. Yan eh, kaysa mag-away tayo, i-correct mo naman tong linya na to para okay tayo. Kasi ang sa amin lang naman na importante sa amin, pare, is naaayon sa batas yung ginagawa natin. And pare-pareho namang ayaw natin na makasuhan in the future pagdating sa mga bagay na yan. So kung may konting diferensya, ayusin na lang. So para hindi na tayo nag-aaway. Ganun lang. Kasi sinasabi ko dito, leaders tayo eh. Kailangan makitaan natin sila. Alam ko naman nagkakaroon din kayo pero yun lang parang gentleman agreement na nagiging gentleman to. Ito ayusin mo to para wala na tayo. At least merong nagsasabing ganun. Hindi yung pag nakatalikod na tapos na session saka pa
Hindi kami in short, hindi kami nag-aaway in public, pare. Yeah. Importante po yun. Kaya swerte rin ako bilang PIO ng probinsya kasi wala akong dapat ipaliwanag sa tao. Boy, nag-aaway yung vice governor mo at saka yung yun naman yung nagpapasalamat ko. At pag kami mga PIO naman yung nagkukwentuhan, yun naman ay pinagmamalaki ko na ay meron silang harmonious relationship. Vice Governor, Happy New Year po sa inyo. Nasa inyo mga pagkakataon para po magbumati sa ating mga kababayan. Maraming salamat, paring Sanji, at sa lahat ng ating mga nanonood at nakikinig ngayong umagang ito. Muli po, ito po inyong Vice Governor, Atty. Karen Agapay. Nagpapasalamat po sa bawat isang nakikiisa at syempre naging bahagi ng ating mga nakalipas na taon bilang Vice Governador. Umasa po kayo na ang inyong lingkod po dito po sa ating panghuling termino, may awa po ang Diyos sa tulong po ninyo. Matatapos po natin ang ating huling termino, ay mas paghuhusayin pa po natin ang ating serbisyo para sa ating mga kababayan. Paalala lamang po muli, syempre ay patuloy na pag-iingat para sa bawat isa sa atin dahil andyan pa rin po ang banta ng COVID. Kaya narito lang po kami ni Governor Ramil, nakaagapay, nakabantay para sa bawat Lagunense na narito ngayon. Maraming salamat po. Yan, salamat Vice Governor sa oras at kahit short period lang yung aking nanonood. Sabi ko, kailangan ko ng mga bagong episode for this 2022. Hindi ako nakapagbangko noong December kasi ang dami nating ginagawa. Ako naman, isang salita lang natin kay Vice Governor. Alam naman niya ang gusto natin mangyari pagdating sa information dissemination. Hindi po tayo matatawaran dyan. Yan po ang trabaho natin. At, yes, and happy birthday, pare. Thank you. Salamat sa lahat ng sumama sa amin po. Kanina po sa Philippine Red Cross, kasama po natin si Frank Romero. At sa atin pong Vice Governor na lagi pong kaagapay po. Ang mananatili pong kaagapay po namin sa pamahalang pandalawigan. Kasama po ang servisyon tama ni Governor Ramil Hernandez. Ako po niya ni Con si Chris Sanji po. Pagpalain po tayo ng po may kapat. Sa ating mga kabayan, ako po niya nito sa design. Pagpalain po kayo.